So, ngayon guys, try natin yung bagong version ng Huawei Manager. So, ang reason kaya hindi ko siya ginagamit madalas kasi parang hindi siya compatible eh. Tulad nito sa akin. So, dito kasi bago ko ipakita sa inyo yung bagong version, mag-ano muna tayo. Konting walkthrough sa interface ng luma. Kasi dito, pwede ka, nari, napindot mo to, hindi siya agad mag-a-apply. Tsaka may 4G plus frequency siya na pwede mo piliin pagsabayin. Tsaka dito, parang compatible siya. Kumbawa, gusto mo nyo palitan yung makita yung device information, pag kinlik nyo to, automatic, malalagin siya, makikita nyo yung ganito. Halimbawa, ito tayo sa double land, ganon. Automatic, makikita nyo dito. Sa isa kasi hindi. Halimbawa, try natin yung sa isa. So, install ko na yung bago guys. Bago natin install, download muna natin. Hanapin ko lang ah. Hindi dito. Kasi, mabilis lang naman i-download. So, kung gusto nyo nitong latest, ilalagay ko rin yung link sa baba. So, i-copy ko. Sige, kahit cut na. So, yan. I-copy lang natin. Then, kay Chrome. I-paste nyo lang, then go. So, i-download na natin. 4.1 kasi yung pinaka-latest. So, maliit lang man yung size nya. So, install natin. Ito yung bagong latest na Huawei Manager, guys. Yung maganda yung walang Arabic, pure English. Modded na rin to. So, alam ko overwrite niya yung luma. Kaya yan, install na siya. So, tingnan na natin. Hindi ko na ikakat yung video kasi maikli lang naman. So, open natin. Lalabas ngayon. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Maganda yung user interface niya. Kaso, hindi ganun ka user-friendly para sa akin. Okay, tama. Nakikita natin lahat. Pero yung pag-select ng band, sinasabi ko, halimbawa, accidentally napindot nyo to. Kung saan na to magpapalit? Makikita nyo, napindot ko. Kung saan siya nagpalit, diba? Band 1. Ayun, no? Naging ano na siya. Naging 2100. So, kung gagawin ko band 2, band 3, hindi natin siya maipo 4G plus. Hindi ko alam kung pag sinalagay 4G, magiging LTE lang signal niya. See? Sa band 1, yun kasi malakas dito eh, band 1. So, yun. Ganun. Wala siyang 4G plus. Hindi ko alam kung paano yung option. So, kung may nakakaalam kung paano mag 4G plus dito, paki-comment na lang sa baba. So, same procedure pa rin tayo. Dito, yung sa may arrow, dito yung user, tsaka yung password nyo. Then, save. Sa kabila naman, dito, yung router address. Then, save. So, yun lang. Ganyan lang siya, guys. Hindi siya... So, ito yung sinasabi ko. Halimbawa, device information. Mga ganyan lang din. Kaya lang konti yung option niya. Hindi ka mukha nung sa isa. Diba? So, yun.
Kaya mas prepare ko yung luma. Pwede ako mamili ng madaming band na tapos i-apply dito kasi once na kinlik nyo yan, yun na yun. Halimbawa, kinlik nyo yung 4G, apply na siya kaagad. Hindi ganyan natatanungin kung mag-a-apply ko or hindi. So, yan. So, sa mga nagtatanong, ito yung antenna ko. Ayan lang siya. Ayan. Mga nagtatanong, ba't nakatingala? Ewan ko. Nasagap kasi siya ng signal pag ganyan kataas. So, yun lang. Ito. Ito yung bago, latest 4.1. So, sa mga gusto, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba para ma-download nyo. So, updated version to, 4.1. So, sa mga nagtatanong, maganda yung signal ko kasi medyo malapit lang ako sa tower. Yung normal na MIMO lang gamit ko, yung sa globe. Tapos, malapit lang kami sa tower. Nakikita nyo yun. Malabo eh. Hindi abot ng camera ko. Pero ayun yung tore, yung nabibilugan na yun. So, yun na guys. Bali, Huawei version 4.1. So, para mag-login, click nyo yung tao. Dito, lagay nyo yung admin password nyo. Then, save. Then, dito rin naman sa address, lagay nyo yung address ng router nyo. Kung hindi pa kayo full admin, ganito yun. Ganyan yung mangyayari. Yung mga 938. Yan. Tapos, ang ilalagay nyo, yung username ng 938. Yung user, tapos yung... Hindi ko kabisado eh. At... check natin. Basta yung nasa sticker ng 938. Yun yung gagamitin yung address. Sa akin, hindi. Kasi naka-full admin ako. So, yun lang. Pero, kaya sinasabi ko, mas prepared ko yung isa kasi makakapamili ako ng maganda. Pwede ko ilock talaga sa gusto ko. Dito kasi nahihirapan ako, walang 4G plus eh. Hindi ko alam kung paano nagsasama yung dalawa. Kaya, pag ito gamit ko, inaano ko lang sa LTE. Tsaka pa lang siya gaganda. Magpa 4G plus. Pero pag, halimbawa nga ito, pinindot ko yung band 1. Band 1 na kagad yun. Wala nang ano. Wala na siyang ibang band na pwedeng pagpilian. So, explore lang natin. Oh, so, ito yung ano niya. Yung version niya. Author si Nasir Al-Anzi. Version 4.1 modded by oatmeal. Yun yung latest, yung pinaka-latest. Dito sa settings ko sa antenna. Bali yung antenna ko kasi napihit ko na to eh. Yun na yung pinaka-the best na signal. External na ako, nakaset na ako ng external. So yun, mabilis lang to magbasa. Bali, pinihit-pihit ko na yung antenna ko para sumagap siya ng magandang signal. Medyo mataas lang siya ng konti kasi... Ayan. Sa medyo mataas siya kasi dinugtungan ko yan eh. Kasi hindi aabot dito sa bubong namin. May harang kaya ginawa ko. Nag-extension ako. Kasi yan. Di ko alam yung orientation ba't nakatingala kasi yan yung pinaka maganda yung signal pag nakatingala. Ayaw ko kung bakit. Pero kalibel lang namin yung tore kung iisipin mo. Mataas lang na konti sa amin. Pero may line of sight kasi ako ng tore kaya ganyan yung tsura niya. So ito yung... So ito guys, tandaan nyo ah. Huawei 4.1. So mas gusto ko yung luma kaya babalik ako doon. Bali, dinemo ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng bago. Mas preferred ko, plus user-friendly yung luma. Kasi, yun nga, pwede ko mag-select ng band ng dalawa ng sabay. Dito, isa-isa lang eh. Para mag-4G plus ako, mag-auto pa ako.
So, yun lang guys. I'll link ko na lang sa baba. Thank you.